Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, and the rest of the City Council, City Health Officer Dr. Joseph Panaligan, Assistant City Health Officer Dr. Stuart Santos at Dr. Emma Ruth Cuevas, Chief Administrative Officer Dr. Philip Patrico, at ang buong lungsod ng Pasig, magandang umagaw sa inyong lahat. Good morning. Ngayong buwan ng Pebrero or buwan ng Feb-ibig ay pinagdiriwang natin ang National Oral Health Month. At mapalad ang Pasig at ito ang nauna ngayon para i-celebrate. O palakpakan. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na 80 milyong Pilipino ang may sira ang ipin? 50% ng mga Pilipino ay may sakit sa gilagid o umuuga ang mga ngipin. 85% ng mga batang 5 years old ay sira-sira na rin ang ipin. At bago maging bagets, 3 permanenteng ipin nila sira na. By 70 years old, 7 ipin na lang ang natitira sa itong ipin na lang nang natitira sa ating mga lolo't lola. 36% ng mga Pinoy ay bungal na by 70 years old. Worse, may ipin nga 2% ay non-functional. Sa isang research na ginawa sa Japan, more than 60% ng mga 65 years old and above ay hindi makanguya, may dry mouth na nakakasira ng ipin at masakit ang mga ngipin. Definitely, poor oral function plays an important role in the nutrition of Filipinos. At ito pa, 42% ay hindi nagpapakonsulta sa dentista. 50% kahit kailangan na magpakonsulta, hindi pa rin nagpapakonsulta. Alam nyo ba, lumaki ang aking yumaong ina sa kulturang bunot tapos pustiso. Maganda ang pagkakagawa ng pustiso niya. Pero nung nagka-demensya at Alzheimer na, hindi na niya masuot ang pustiso dahil sa memory loss. Osterized na lang ang pagkain niya. Pilit na lang nilulunon na padali tuloy ang kanyang buhay. Pumayat ng hina. Kung buo lang ang kanyang mga ngipin, sana mas na-enjoy niya ang kanyang pagiging senior citizen. Sa madaling salita, iba pa rin ang tunay ng ngipin. Hindi solusyon ang pasta, bunot at pustiso dahil ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng oral health primary care. Kaya huwag niyong ipaubos ang inyong mga ngipin sa mga dental mission. Kaya narito na ang Vision 7020 o Plan Iwas Bungal. Palakpakan. Pattern after Japan's 80-20. Kaya lang, mas maikli ang buhay ng mga Pilipino, 70. Kaya ginawa namin 70-20 na by 70 years old, lahat ng Pilipino at least may 20 or 20 na ipin pa para ma-enjoy ang buhay na dekalidad. Ito ay isang life course approach. Hindi lang siya pang senior citizen. Nagsisimula po ito sa mga sa pagkabuntis pa lang, sa pagkabuntis, childhood, adolescent, hanggang adult. Kaya, para ma-mission accomplish ang Vision 7020, let's do it. Let's do it in Pasig. O palapak. Number one, let's do it. One, bigyang halaga ang oral health. Walang nutrisyon kung walang dentisyon. Pangalawa, preventable ang bunot at pustiso. Alamin sa ating mga dentista na lelekturan ko pa. Number three, kapag sugar away, walang tooth decay. Pang-apat, alamin ang 7 gabay ng pagsisipilyo. Katulad na hindi bumababa ng 2 minuto at dura lamang, walang mumugan
para epektibo yung fluoride toothpaste. Number 5, magpunta sa inyong dentista every 3 to 4 months for prevention. Number 6, uminom lagi ng tubig para mabanlawan ang asido sa bibig. At ang mga tenders naman, uminom din lagi ng tubig para maiwasan ng dry mouth. Number 7, iwasan ng alak, sigarilyo at vape na sanhi ng oral cancer, bad breath at sakit sa gilagid. At 8, better, di naman uso ang nga dito, no? Better pag no betel, na usong-uso sa mga jida. Ang dulot dito ay oral cancer din. So ano pang hinihintay natin? Mag-Vision 7020 na tayo tungo sa dekalidad na buhay mula pagkabuntis hanggang pagtanda. Alamin ang primary oral health self-care across all life stages sa mga dentista ng Pasig. Dahil ang bibig na so clean, so good, buhay ay magiging okay nga rod. Maraming maraming pong salamat. Thank you very much, Dr. Noel, for the inspirational speech. In line with this year's theme, we will now present 14 senior citizens who are role models for Vision 7020. Sila po ay mga senior citizens from different barangays na meron pang 20 or more functional teeth. Palakpakan po natin sila. May we invite Mayor Vico and Dr. Noel to award the participants. Okay. From Nampico, Jaime Jamie Tayamora, 70 years old, 28. Yan, di ba? Ganda ng ngiti. Doon na po kayo, sir, sa gitna. Kalawaan, Nora Prado, 61 years old, with 21 teeth. Manggahan, oh, Matilde Divina, 67 years old, with 26 teeth. Manggahan again, Amadeo Divina, 72 years old, 24 teeth. Santa Cruz, Celia de la Cruz, 69 years old, 25. San Nicolas, Carolina de Gea, 67 years old, with 25 teeth. San Miguel, Bebelita Poryahes, 65 years old, with 30 teeth. From Maybunga Health Center, Florenia Dagdag, 68 years old, with 29 teeth. Maybunga again, Milagros Gabriel, 67 years old, with 21 teeth. From Palatio Health Center, Remedios Timula, 80 years old, 28 teeth. Oh, di ba? 80 years old na yan. Buting Jose Mendoza Jr., 72 years old, with 27 teeth. Pineda, Jameson Espanilla, 61 years old with 25 teeth. Ismar Teresita Ramirez, 67 years old with 20 teeth. And Karangalan Health Center, Violeta Oteza, 70 years old with 26 teeth. O, palakpakan po natin sila. May we request for a photo of with Mayor Vico and Doc Noel? Muli, palakpakan po natin. Kaunting paalala, mamaya po magkakaroon po tayo ng launching ng GIP pagkatapos po ng flag ceremony. Salamat. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito.
Mula sa City Health Department, ako po si Alvin Limbawan from Nutrition Office. At ako naman po si Jill Villarreal mula po sa Nutrition Office. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Ngayon, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po, Vice Mayor Dodod, mga konsyal, sa ating mga national government agencies, sa lahat po ng mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa panguna ngayong umaga ng ating dental section. Muuga ba mga ipin natin dyan? Sa ating mga model citizen, model senior citizen, nakasama sa ating 70-20, congratulations po sa inyo. Congratulations po sa mga ngipin ninyo. At kayo po ay inspirasyon sa amin na maglaging magsisipilyo. Talaga ito ang aming mga ngipin. Alam niyo ako po, Doc P. Ito alam na ni na Doc Bea to. Naikwento ko na kina Doc Bea at sa mga dentista natin to. Ako, may mga, di rin maganda yung ngipin ko. Ano, pero proud na proud ako dahil sa 34 years ng buhay ko, ni minsan, una, kompleto pa. Ano, kompleto pa. Oo, tama naman si Konsi Porta. Kompleto pa. Pero hindi po yun. Proud ako na sa 34 years ng buhay ko, ni minsan, hindi pa ako nagkakaroon ng cavity. Kahit isang cavity, wala pa po. Simple lang yung sekreto ko. Guys, hindi ako nagpapacheck sa dentista. Huwag po natin gagawin. Eh, sa atin po lahat, let's do it. Naalala ko po ang aking paboritong senador na si Juan Flaver tuwing sinasabi, let's do it. Eh, Dr. Noel, maraming salamat po sa pagbisita ngayong umaga at maraming salamat din po sa mga paalala. Hindi ko nadadagdagan pa ang mga sinabi ni Doc Noel. Nakapangalan din ng ating Consi Noel, Buboy Agustin. Kaya alam ko pong nakinig din siya. Medyo disappointed lang si Consi Buboy dahil hindi siya natawag. Hindi siya nakasama dun sa mga 70, 20, 19 na lang kasi yata. Ano, kinulang po ng isa. At disappoint siya. Wala siyang balde. Anyway, sa ating mga kasama, muli po salamat sa paalala. At medyo marami po tayo sa susunod na mga buwan, susunod na siguro 2 years, ano, may mga bago din tayo mga health center. Siyempre kasama ang dental section natin yan. Tuwing meron tayong mga health center at base sa DOH standards din, pinapaalala ni Doc P sa atin ng engineering, dapat yung dental section natin nasa baba, ano, nasa ground floor. Tama naman, Doc P, nasa baba. So yung mga ibang bagong pinapatayo po natin, yung sa East Santos siguro yung mauna, pero yung susunod po natin, yung sa Nagpayong site natin, yung sa Kalawaan, ano pa Doc, Kalawaan, ang sikip talaga ng ano natin dun, eh, no? ng espasyo natin dun. Ano pa ba yung mga susunod natin, Doc? Yung sa Sumilang, dalawa. Kasi yung health center, ililipat dun sa May Court, tapos yung isang tutugunan din natin yung problema ng mga ER natin para ma-decongest yung mga ER, magkakaroon tayo ng dalawang community ER. So ito medyo nakakasana, yung isa sa Sumilang, yung isa naman po sa Manggaan. May mga iba pa, kakamiting lang kasi namin ni Doc P last week kasama ng ating engineering department para plansyahin yung mga plano natin para sa infrastructure pagdating sa City Health Department, pagdating sa pondo. Wala naman problema, nandiyan ang City Council natin. Pero yan po, yung nilalatag na natin yung next 2 to 3 years. Ito ang lagi natin paalala sa ating, sa lahat ng serbisyo. Pero kasama ang serbisyong pangkalusugan, kailangan tingnan po natin yung serbisyo natin ay para sa lahat. Ibig sabihin, kailangan mag-rationalize tayo ng mga health centers. Tingnan natin based on needs and based on population ng ating mga kabarangay. Kasi nakita natin, ibang barangay, napakaliit, may sariling health center, okay lang naman yun. Pero yung ibang malalaking barangay, medyo nagkukulang tayo ng manpower, ng resources. Kaya yan po yung pagtutuunan natin ng pansin ngayong 2024. So, maraming salamat sa ating muli po sa ating lahat. Yun lang po muna sa ngayon. Magandang umaga. Adjourn na po tayo. Salamat po.